guys, and nandito na naman ako para sagutin yung mga nagtatanong, no? So, ano guys, ha? Remind ko lang talaga guys, ha? Yung sa mga may katanungan, no? Please comment below kayo. Below. Comment below kayo guys na dito sa video na to, no? Para madali ko siyang mahanap at para masagot ko dito. Kasi yung iba kasi, dun sila nagtatanong sa ibang mga video, eh. Ang problema, parang di ko na masyadong na ano sa mga notification ko rin, so sobrang dami. So dito kayo guys kung saan yung latest na video ko, no. So ito guys, magsimula na tayo. Ito yung unang tanong, no, kay Sir Clyde Fernandez. Boss, good evening. Unsa gani i-value sa resistor capacitor para protection sa Twitter 3CY300 pirmi manggod mapuntol ang coil. Salamat and more power. Sir, yung sa value talaga, sir, no, lalo na sa capacitor, iba-iba kasi tayo sa hearing, eh. Pumili ka na lang doon, no? 4.7, medyo maano 'yun, makalansing. Tapos yung ano naman, 3.3 hanggang sa ano, yo, kung madalas ako nasa 2.2 at 2.4 ako. Kasi kung pag bumaba ka na sa mga 2.0, masyadong manipis na yung high, no? Pero depende pa din sa inyo 'yun, sir. Ha? Sa resistor naman, hanggang ngayon, sorry, di pa ako nakapagawa ng video. Gusto ko sana siyang i-demonstrate, eh, kung paano magtimpla, kung yung sa side ko lang kung paano ako nagtitimpla ng high, no? Para mag-match siya dun sa mid or sa speaker natin. So, next question tayo. Teka, ano? Okay, Sir Douglas D. Chavez. Sir, yung sound system, bakit kaya nag-ground? Parang nakakakuryente, ganun lang po ba yun? Or di ko mahuli kung bakit. Ano, sir? Try mo i-earth ground yung ano mo, no, yung sound system mo. May nababasa ako dati nagsasuggest na, no, na i-earth ground mo rin kahit kumuha ka ng try mo. For sure, ha? Hindi ko sinasabi na ito talaga yun, ha? Pero ito yung nababasa ko dati. Naglilibing daw sila ng pako dun sa ground, no, sa lupa, tapos linalagyan lang daw nila ng metal or siguro pwede na yung alambre, tapos kahit ano, may napapansin ka dun sa mga amplifier mo na ground, pwede mo dun mo ano, ikabit mo yung alambre dun, no? Kung may bolt naman dun yung sign ng ground, yung parang ganun na linya, pwede yun, no? Tsaka ewan ko kung pwede ba rin to, sir, ha? May kasama ko dati, sabi daw niya dun daw sila kumukuha ng ground dun sa block ng ano, ng speaker, yung sa negative doon daw sila kumukuha. Ewan ko kung paano, hindi ko kasi nasusubukan yung maganyan. Ever since, hindi pa kasi ako nakapag-gawa ng ganyan. Pero try mo na lang kaya, sir, kung magsasapatos ka, kung mag-ground ka kaya. Kasi usually ako nakasapatos kasi sa kami sa event, kaya hindi ko masyadong na ano yan, na papansin yung mga ganyan problema. So, sa next question tayo kay Sir Alan Ipe. Sir, yung sa kalainan sa RMS of Watts, salamat po, shout out. Wala namang pinagkaiba yan, sir, no? Si RMS, yung root mean square na true rated power ng isang amplifier o tunay na watts amplifier. Si watts naman, ano yan? Yan yung lakas na term na ginagamit natin sa ano, yung common na ginagamit na isang lakas amplifier. Yun yung tinatawag na watts. Pero yung RMS, yun yung tunay na watts. So, pwede na ba yun? So, sa next question na tayo. Okay, Sir Reginald Fernandez. Boss, ano ba match na subwoofer watts sa P5000 D12 po yung size? Salamat po, sagot. Katay sa sagot. Ganito, sir. Para sa akin na, sir, opinion ko lang, ha. Sa P5000 kasi nasa mga 600 watts at 8 ohms. So try mong maghanap ng 12 inches na 500 watts to 600 watts. But if ever gusto mo lumagpas doon, huwag ka na lang lumagpas ng 1,000. Pwede lang yun. Pero sayang lang yung 600 watts hanggang 1,000 watts kasi di na kayang patutunugin ni P5000 yun. But kung wala ka mang mahanap, pwede na yun. Kahit maghanap ka ng 500 watts to 1,000 watts. 500 to 1,000 watts. Pero yung recommended ko, mga 500 to 600 watts lang, okay na yun. So, next question tayo kay Sir ZJ DePaul. Boss, how, no? Idol, pwede po bang ilagay ang kapasitor ng electric fan sa Twitter? 1 UF po, taas 400 volt AV. Meron kasi akong dalawang kapasitor na bago. Ask ko lang sana kung pwede. Ano, boss? Para sa akin, masyadong manipis yung ano, no, yung ano ba yan, yung 1.0 na
value ng capacitor. Pero depende sa inyo kung gusto nyo, no? Tsaka yung 400 volts naman, okay rin yun, no? At tsaka yung sa electric fan naman na capacitor, di pa ako nakakagamit nun. Pero pwede rin naman. Pwede, marami kasing gumagamit nun. Ano lang talaga, basta pag bumili ka, sabihin mo lang talaga na non-polar, no? Di ko kasi sure kung non-polar ba yun sa electric fan, eh. Pero marami talaga gumagamit nun. Pero sige, next question tayo. Kay Sir Joseph Parilla. Ay, hindi ito question, magko-comment lang ito kasi ganda kasi ng usapan ito. Sinabi kasi ni Sir na ito, boss, third placer. Agree ako sa sinabi mo about sa tamang timpla ng mixer. Kahit ako di ko kaya ituro ang tamang timpla kahit almost 10 years ko nang nakaharap ang mixer namin na 42 channel. Magkaiba kasi tayo ng pandinigbang tao. Kasi ito yung sa isang tanong na isang video, guys, no? Paano daw magtimpla ng mixer? Ako, sinabi ko talaga katulad kami ni Sir, mahirap talaga ang ituro yan, no? Kasi sa iba talaga kapag nasa actual ka na, eh. Kung gusto nyo talagang matuto niyan, guys, total, kung may sound system, sarili kayong sound system sa bahay, paglaruan nyo talaga, pakinggan nyo talaga yung mga effects niya, kung ano yung maganda or hindi. Tsaka yung sa tuning niya. Yun lang talaga yung masasabi ko sa inyo, guys. Ako, before ako pamasok sa rental, guys, no? 2015, nabuo na yung sound system ko. For the whole year of 2015, naka-hands-on lang talaga ako sa sarili kong sound system. Kahit pumasok na ako sa renta sa 2016, hindi ko pa rin masyadong... Kahit ako, wala akong tiwala sa sarili ko kung okay na ba yung miking ko, yung mixing ko sa mic, no? Pero yun talaga yung masasabi ko, guys. Practice lang talaga. Practice. So, thank you dun sa, ano mo, Sir Joseph Parilla, ha, yung sa komento mo. So, next question tayo kay Sir Leo Doloyra. Sir, paano po ang connection ng 2 EQ in 1 crossover, pwede ba? Series yun. Ito, sir, sorry, wala akong maibigay sa'yo kung ano, paano yung magandang connection. Siguro, gine-guess ko, halimbawa, by amp, gusto mo iba yung equalizer for mid-high and for sub. Pero ako talaga, sir, no, di ko masasabi naman na ano, kung ano talaga yung, kung ano yung dapat. No, para sa akin lang, sir, tama lang talaga yung isang equalizer and isang active crossover. One equalizer, then active crossover, then active crossover doon na sa mga amplifier. Yun lang talaga yung masasuggest ko na connection. So, next question tayo kay Cynthia Kilat. Sir, tanong ko lang, tinuod ba nga dali madaot ang CA50? Thanks. Wala, sa so far naman, no, wala akong masyadong na kahit sa mga tatlong beses na yata ako nakapag-shift ng CA50. So far, wala akong problema. Wala akong naging problema sa mga pinadalhan ko, no? Kahit sinasabi ng iba na may... Kasi ganito kasi yan. Kapag mga ano kasi, guys, yung mga bumibili tayo, wala talaga tayong assurance na yung lahat na nabili natin ay walang problema, no? Lahat yan, may chances talaga na may problema. Kahit yung mga mamahalin pa, meron talagang nagkaka-encounter pa rin sila ng problema. So, kaya tayo, depende na sa paggamit niya. Kasi ito yung mali, eh. Lalo na yung sa ohms, hindi natin sinunod. Porket malakas yung amplifier, sinaksakan mo ng maraming speaker, tapos kapag masunog or masira, i-blame natin yung item. Kaya nga ito, nagsasagot ako sa mga katanungan. Kasi importante talaga, guys, no? Ito talaga yung number one na importante sa akin. Impedance matching. Pagkatapos nun, doon ka na mag-match ng watts. Para sa akin, unahin nyo yung impedance kasi yun yung nakakasira sa amplifier. Pero depende na sa iyo kung paano ginagamit, no? So, next question tayo. Sa integrated amplifier user sa Cora. Boss, sensya na po sa kakulitan. Yung dalawang live probe ko po na D15, 1,000 watts. Pwede ko ba ilagay sa box na katulad nung sa inyo, Martin Audio? Maganda pa rin po ba tunog? Marami po kasi galit kapitbahay ko sa FCV. Ko driven by Exodo Rapture 1.0. Bala ko po mag-downgrade pero mas maganda po yung pwede pa rin gamitin outdoor and inner. Salamat po, boss. Ano naman, sir, no? Kahit ito masasabi ko, kahit ganyan kalakas yung speaker mo, tapos malakas rin yung amplifier mo, kahit sa anong box type mo pa ilalagay yan, kapag malakas ka talaga pumihit, wala ka talagang kaibigan na kapitbahay. Yan yung masasabi ko sa inyo. Kung ako, payo ko, sir, para hindi ka pa mapagastos, hinaan mo na lang yung volume, no, sa pag-control mo, no, tapos
pakiramdaman mo na rin yung kapitbahay kapag umalis yung kapitbahay nyo. Doon ka na mag-testing sa mga nyo. Yan, ako masa, ito yung masasabi ko, hindi lang ikaw yung may problema yan. Kahit ako mismo, actual pa nga sa video, tinawagan ako ng kapitbahay namin eh. Kahit ganun yung box ko. Ito yung, wala talagang, di ka talaga, yan yung mahirap kapag may kapitbahay ka na reklamador, wala tayong magagawa dyan. Intindihin mo na lang sila, okay, ibaganin mo. Yun yung best ko mapapayo sa inyo. So next question tayo, boss. Gandang araw po, more power and sa videos po. Pwede po makahingi ng idea ang sound trip mode at video key mode. Okay lang po ba walang babaguhin sa crossover at equalizer? Okay lang po ba parehas lang sila setup? Kung magkaiba po, hingi po ng slight bright idea. Salamat po, shout out po kayo na ni Vespam. Eto sir, papakaya ko, pag mag-video key kayo, flat mo lang yung equalizer. Flat mo yung equalizer and then yung sa crossover, depende na kung saan yung cross point mo, no? Ako, kahit lagay mo na lang siya sa 100 Hz na cross point, pero yung equalizer, flat mo talaga. Yun yung importante. At saka, if ever mag-feedback naman, yung mga mid-high mo, try mo siyang ipan, no? Huwag mo siyang itutok dun sa microphone. Yun yung makakakos ng feedback, lalo na yung Twitter niya. So, yun yung payo ko sa inyo, sir. So, next question tayo kay Eric Ibanez. Boss Idol, God bless and more power sa'yo. Lagi kami nanonood ng vlog mo, kasama ko si Commander ko. Salamat sa inyo, sir, ha? Lalo na sa misis mo rin, kahit babae. Tanong lang uli ako sa'yo, boss, regarding pa rin sa monitor. Paano ba ang setup? Kailangan po ba nahiwalay na app maliban sa low at sa mid-high? Salamat po, sir, sa kasagutan. Ganito, sir, kung meron kang amplifier na power amp, pwede naman, no? Yung isang channel ng power amp mo sa mid-high mo, tapos yung isang channel doon ka sa monitor. Pwede yung ganon. But if ever naman nga malilito ka or gusto mo na lang mag-additional, kung kaya mo mag-additional, additional ka na lang isang amplifier for monitor mo. Para hindi ka na maguluhan doon, iba yung sub mo, iba rin yung mid-high mo, iba rin yung sa monitor mo. So yun yung payo ko, sir. So depende na sa inyo yan. Kasi kapag, nung sinabi ko, sir, na pwede yung channel 1 mo for mid-high and channel 2 for monitor or vice versa, kapag usually naman kasi pag gumagamit tayo ng microphone, pwede lang naman kasi mono yun. Pero yung problema lang, yung sa music, magiging mono siya. Pero depende na sa inyo yan, sir. So next question tayo kay Sir Jaime Kapit... Ano? Kapitle? Kapitle ba ito? Kapitel o kapitol? So, sir, pwede bang magtanong, kaya ba ng 4 na speaker na 1000 watts ng Tosonra na CA20 at CA30? More power idol, pa-shoutout na lang. Yes, kaya niya apat. But take note, make it sure na 8 ohms lahat ng speaker, sir. Yung apat na speaker, 8 ohms ha. Tsaka gumamit ka lang ng mga, more or less, mga 1000 watts sa speaker, okay na yun. Pwede ka naman gumamit hanggang 1500, no? Pero yung 1500, masasayang na. Kaya yung suggestion ko, more or less 1000 watts, pwede yun. So, next question tayo kay Sir Michael Alenio. Hello po, sir, about sa 234XL low sum, applicable po ba siya sa naka-stereo ang selector or naka-mono dapat ang settings? Marcelino Lights and Sounds of Kulasi Antigua. Ganito, sir, sa pagkakaalam po talaga sa 234XL, automatic talaga mono yan for dun lang sa low na channel 1 kukuha ng signal. Sa 234XL sila, katulad ng mga pinapakita ko. Pero dun sa iba naman, wala akong masyado, hindi ko alam kung ano yung mga settings ng iba. Pero wala naman kasing problema, sir. Ito yung sinasabi ko, kahit low sum pa yan or magmumono na yan, walang problema yan, for as long bass lang siya, hindi yung mid-high magmono. Okay lang yun, walang problema. So, next question tayo. Alan Lopez. Sir, magtanong lang po ako, gusto ko po sana magdagdag dalawang speaker. Yung dalawa ko ngayon speaker, watts po, A1000 po instrumental. Po, yun. Ano ang magandang idagdag? Dalawang speaker pa, thanks. Yung magandang idagdag, sir, parisan mo nang kung ano yung speaker na yung una mo, parisan mo lang yon, i-uniform mo yung speaker mo para walang problema, para hindi magkaiba yung tunog nila. Yun yung suggestion ko. At take note, dapat kaya mag-handling ng 4 ohms load ng speaker mo, tapos yung dapat yung amplifier mo kaya mag-handling ng 4 ohms load, and then making sure na yung mga speaker mo is lahat sila 8 ohms load. So, next question kay Sir Frisco Mendoza. Good day, boss SDSS. May Sakura akong 5.1 channel, 250 watts channel, pwede bang lagyan ng dalawang 200 watts parallel connection, boss, sa bawat isa? Salamat. God bless SDSS. Ganito, sir.
Si yung mga Sakura kayo, pwede naman sila sa 4 ohms load eh. Make it sure yung idadagdag mo, remember, ito lang maximum load mo, dalawang 8 ohm speaker per channel. Yun yung idagdag mo, taka internohin mo na lang rin yung watts nila. So, next question tayo kay Sir Hyman, sir na, boss, maayong buntag, kaya ba nito sa na P5-9005 ang 4 kakiki 1200 watts? Yes, kaya sir, kaya. Basta yun lang, basta make it sure yung speaker na yun, 8 ohms. Total, kung yung 18 at 90 ba yun? Kung 8 ohms naman yun, pwede, walang problema. Magtototala siya ng 4 ohms load per channel. Then, next question tayo kay Sir Well Yumol. Tanong lang sir, pwede ko bang gamitin sa ang three-way 650 watts D12? Salamat po. Yung three-way gawin doon yung sub, pwede sir, no, pwede, walang problema, basta dumaan lang siya sa active crossover, no, dumaan siya sa active crossover, tsaka payo ko na lang rin, tanggalin mo na lang siguro yung connection doon sa mid-range na at tweeter para yung speaker na lang yung balik ko kontrolin ng sub amp mo. So next question tayo kay Sir Fernando Coronado Kidado. Boss, ask ko ulit, may CA30 ako na amplifier na 1,800 watts. Anong watts na speaker? Pwede ba? Anong watts na speaker? Pwede ba? Ito, boss, ask ulit na 30 watts ako amplifier, 1,800. Anong watts na speaker na pwede? Apat na 1,000 watts na speaker, dalawa bawat channel. Ano sir? Pwede yung apat na pirasong 1,000 watts. Basta 8 ohms lang lahat ha. Basta ito talaga yung siguraduhin mo, 8 ohms lahat para di magka-problema yung amplifier mo. So next question tayo kay Sir Moises Dinoy. Good evening Kuya Dodoy. Pwede ko mangota na otro na ako plano sa ako P5 na amplifier na ako tana ng lodan o 4 pieces na 15 at 7K na tsunami. Kanang dili ba masunog ang amplifier if i-full volume or alalay lang para safe? TY and God bless. Yes, pwede sir, no? 8 ohms naman yung ano, live. Wag na wag mong i-full yung... pwede mong i-full yung volume, pero katulad nung sa akin sir, ha, na kinokontrol pa rin natin yung lakas ng signal sa active crossover. Pero yun doon naman sa sinasabi mo alalay, yung kinukuha mo na lang yung gain structure doon. Tapos, kapag di mo ma-i-full yun, kasi yung sa akin naman, kontrolado sa active crossover, but if ever hindi ganun yung setup mo, yung pag-control mo sa volume, tama yan, alalayan mo, na kapag masyado ng malakas, or parang pangit na yung tunog, or basag na, meaning nun sir, may nagpipick na, or nagkiklip na nun, ay yung amplifier mo, or yung mga speakers mo, hindi na nila kaya, yun lang yung sinasabi mong alalay. So next question tayo kay Ralph D. Guzman. Good PM sir, ask ko lang kung ilang speakers ang kayang i-load sa bridge mode ng power amp, kung paano po ang tamang matching type sa bridge mode. Ganito sir, kapag mag-bridge mode ka, check mo yung manual o yung sa likod ng amplifier mo kung pwede ba siyang, kaya niya mag-handle ng 4 ohms, no? 4 ohms or ilang ohms yung kayang i-handle. Halimbawa, yung kaya niya lang na i-handle sa bridge mode niya, 8 ohms. So, isang speaker lang na 8 ohms yung ikakabit mo doon. But if ever kaya niya ng 4 ohms load, pwede kang magkabit ng parallel connection doon sa dalawang 8 ohms na speaker, kasi yung total ng dalawang 8 ohms na speaker in parallel mode, magiging 4 ohms load yon. But make it sure talaga na kaya mag-handle ng 4 ohms load ng power amplifier mo in bridge mono mode. So, next question tayo kay Sir Vincent M. Miller. Sir, pwede yung power speaker na babaran, power speaker sa babara ng tugtugan? Thanks po sa sagot. Yes, wala namang problema. Wala, kahit yung kung minimin mo yung powered or active na speaker, walang problema sa babara niyan, sir, no. They are built for sa mga ganyang trabaho. Walang problema sila niyan. Pero siguro ewan ko naman kung anong klaseng babaran, kung disco ba o ano. But so far talaga may kakilala ako na ginagamitan nilang powered speaker yung mga disco nila dati. So, next question tayo. Ay, ito pala yung disadvantage lang nun yung sa mga disco ganun. Pag umulan, delikado yung powered or active. Yun lang. So next question tayo. Sir, pila ka watt speaker match ni Ace LX 20? Thanks. Ano to? Yung kaya niya, sir? Between 300 watts to
to 400 or maximum of 500 watts kasi 400 watts at 8 ohms naman si LX20. Kasi kaya hindi ko naman sinasabi na 500 talaga, 500 watts talaga dapat. Pero based kasi sa mga napapansin ko, madalas talaga sa mga speaker, malalaki yung watts na nakalagay. Pero yun na lang yung hanapin mo, sir. Basta ko pwede, sir, 200 watts to 500 watts, pwede kay LX20 yan. So, next question tayo, Tomsky Cuts. Good PM, sir. Ano magandang setup sa mixer natin? To sound na same tayo gamit mixer, sir, para maganda tunog ng microphone. From Davao, God bless. So, eto, sir, no, since yung concern mo is for para maganda yung microphone, ganito yung gawin mo, sir. Sundin mo yung video ko na yung sinabi ko na full range plus sub. Yung gagamitin mo yung as main setup mo sa main, pero yung subwoofer mo, padaan mo siya sa auxiliary out. Either auxiliary 1, auxiliary 2, or auxiliary 3. Doon mo dapat kinokontrol para dito sa channel strip ng mixer mo, kinokontrol mo lang yung lakas ng sub sa pamamagitan ng auxiliary knob. So, next question tayo. Sir Jasper Contreras. Hello, sir. Pwede po magtanong anong magandang ampo para sa Kevlar Wave 15? Salamat po sa sagot. God bless po. Ano, sir? Ito talaga yung mahirap eh, kapag naghahanap tayo ng power amp eh, kasi yung linalagay talaga nila yung mga maximum or yung mga PMPO eh. Kapag sinasabi ko kasi na RMS kasi, sir, wala talagang nakalagay na RMS eh. Pero kung yung mga sinasabi mo naman, sir, na kung ano, eto na lang, sir, pwede siya kahit mag-straight ka na lang sa mga ano, Kevlar, yung mga GX7 or yung pwede yun, yung GX7 para straight na sila Kevlar. Pwede rin yung mga Sakura na mga 735 737, pwede yung mga ganon, pwede yung mga pero mahina na yung concert. Pero sige, yun sir, yung ano, yung Sakura na mga 7 series, yung mga 733, 730, 735, 739, yun, pang pwede yung mga ganon. Tapos yung sa Kevlar man, state ka na lang rin doon, pwede doon. Yung mga GX7 nila, maganda naman yun. So pwede yung mga yun, sir. So next question tayo is Crystal Jade Alcantara. Boss, unsa gamito na wireless mic na dili mo kuha o client frequency like radio above 700 Hz? Or pwede? Ano talaga, mahirap talaga ano eh. Pero pag bumili ka na lang, boss, no, yung ano na lang talaga, make it sure na yung sa frequency ng mga wireless microphone is below 600 Hz or above 800 Hz. Yun lang yung mapapayo ko. At saka meron din namang mga microphone din na yung tinatawag na variable frequency na pwede mong bago-baguhin yung frequency niya. Meron din yun. Pero yung mga madalas lang, yung mga mumurahin na mga sa mga more or less 5,000, madalas sa kanila fixed frequency na. Yun yung hahanapin mo na mga below 500, 600 at above 800 Hz. So next question tayo. Boss, ask lang ko ang auxiliary out TRS gamitong stereo na siya. Eto, sir, no? Sa nagagamit ko talaga, TRS yung nagamit ko. Hindi ko pa sa nasubukan yung mono, pero tingin ko yung TS or mono, pwede lang naman siguro, no? Pero sa akin, yung so far yung ginagamit ko, TRS talaga. Balance talaga siya na cable. So, next question tayo. Ah, yun na pala yung huli, no? So, maraming salamat dun sa mga nagtatanong, ha? At, by the way, so mga may balak pa lang magtanong, no? Dito kayo mag-comment kung ano yung pinakalatest na video ko na na-upload. Tsaka pag nasagot ko na, sabihin ko eh, for example, sabihin ko, sir, sagutin ko sa vlog, or sir, sa vlog, ano, ganyan. Doon talaga yung sagot madalas yan, kasi i-screenshot ko kasi sa cellphone ko yan para dito ko basahin yung mga katanungan, no? So, ayun guys, maraming salamat sa supporta nyo, and till here guys, no, and God bless everyone.